nawag. Sapagkat, imagine, I am not a religious type of person, but I believe divine providence from the very beginning. Review my word. Review my life. Sinasabi ko, I'm not a religious type of person, but I believe that there is someone who guided me, and that is what we call the divine providence. Hindi ko akalain ako ang mag-declare ng universal divine government bilang messenger. Napakalaki edad, pero hindi ako sinunod ko. Walang duda. Never. Tinanggap ko ito sapagkat alam ko sa sarili ko ito sa mga tao. Kaya sana ang gusto matutunan ninyo ay ang matuto kayong makontento. Si Siddhartha Buddha, di ba? Isang prinsipe. Mayroon siyang four guiding principles dyan. Sinasabi ko nga sa inyo, maniwala kayo, huwag ni pasalamat. Pag hindi kayo naniniwala, huwag ninyo akong tapunan ng mga masasama ng mga salita. Kay unang-una, alam mo sa sarili mong hindi kita niloko. Hindi kita niloko. Aminin ko, nagkamali ako sa buhay ko, desisyon ko sa buhay ko, tao ako. Pero lahat may pag principle na dapat may faith, healing, repentance, and forgiveness. Dili mahirap ang aking sinasabi sa inyo. Madali lang yan intindihin. Only few people who have a pure heart and soul, just being a good Samaritan to others, who are in need of uplifting in any aspect and forms of lives, who love without expecting anything in return and without condition. So we are proud of you and salute you. Continue being a blessing to others, Sir Glenn, and the people behind your back. So everything happened for a purpose and reason. Thanks for standing without being taken despite of criticism that you get from those who didn't believe. Kasi aminin ko sa inyo, sa mga sarili ninyo, aminin ko sa inyo, Bathala is my witness, hindi ako galit, hindi ako masama, hindi masama ang loob ko sa mga nagkikritisay sa akin. Kung ano man ang sakit na nadulot ko sa inyo dahil sa mga masasakit na mga salita na namumutawi sa aking mga bunganga, sa aking mga bibig, pasensyahan ninyo ako kasi kailangan kong gawin yan para nang sa ganun ay mapasok. Wala akong hinangad sa inyo mga kababayan. Wala akong hinangad sa inyo. Hindi ko kailangan ng boto. Hindi ko kailangan ng vote. Hindi ko kailangan ng posisyon sa gobyerno ninyo. Hindi ko kailangan na bigyan ako ng award. Hindi ko kailangan na i-recognize ninyo ako. Hindi ko man kailangan na pasalamatan ninyo ako. Si Bathala ang pasalamatan ninyo. Why? I am just simply a messenger. Ginamit ako upang nang sa ganun maihayam sa inyo. Hindi ko ito hiningi. Ni hindi ko akalain na makarating ako sa lugar na ito. Ni hindi ko akalain na ito ang pinaka-responsibilidad na gampanan ko sa buhay ko. Ha? Pinagsuspetsahan na ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. Sa totoo lang. Halos na naiharap sa mga administrator ng paralan kung saan ako nag-aaral, nagtuturo. Pinapatay ko ang hiya sa sarili ko na nakikita ng mga teacher ko, nakikita ng mga estudyante ko na inalipusta ako, tinatawag ako na bakla, tinatawag ako na bobo, tinatawag akong gago, tinatawag akong manluluko, scammer, walang alam, mangingilad. Yung iba, tinatawag akong rebelde. Pero tiniis ko lahat yan. Kinapalan ko ang aking mukha dahil sa alam ko itong gusto ni Bathala. Masurvive ko lang ang mission na ito. Kung sa material lang,
hindi ako naghahangad ng mga bagay na alam kong hindi ko kaya. Pero alam ko ang mga pangarap ko balang araw ay matutupad, hindi magkaroon po ng maraming kayamanan, kundi ang makatulong lang sa aking kapitbahay, sa aking pamilya. Kahit alam kong maraming sakit ako nararamdaman, pero never akong nagpatinag sapagkat ito po hinarap ko lahat. Remember, marami ng signal, marami ng sign ang nangyayari. Lindol, bagyo, gera. Kailan pa tayo magbago? Hanggang kailan tayo manghusga ng ating kapwa kung alam naman nating wala namang ginawa ang kapwa natin para sa atin? Every time na magla-live ako simula nung nag-defend ako sa Kapa, never man akong pinagtanggol ng Kapa. Never man akong kinausap ni Pastor Jewel, pero tiniis ko dahil mahal ko ang kanyang mga membro. Pero ni appreciation from Pastor Jewel, wala. Pero isa sa mga iniisip kong tulungan ang kanyang membro. Yan ang hiningi ko sa mga tao na nasa likod ko. Kaya na-compute sila sa 10 million na bibigyan ng G-Sion. Bibigyan ng pabahay. Bibigyan ng kapital. Kung tutuusin lang, masaya kayo sa inyong mga Pasko. Pero ako, wala ako sa pamilya ko. Kapag magtulo ang aking luha, sinasabi ninyong nagdadrama ako. Hindi naman ako artista. Hindi nyo alam. Pagising ko, nakaharap ako sa silangan. Nag-aambisyon na balang araw matupad sa takdang panahon. Kaya darating ang panahon na mawawala ako dito, sa kanyo lang malaman na totoo ang aking mga sinasabi. Sa kanyo lang malaman na hahanap-hanapin ninyo ako. I sacrifice my family. I sacrifice my friend. Hindi ko alam kung anong tingin ng aking mga kaibigan sa akin. Hindi ko alam kung anong tingin ng mga pamilya ko sa akin, kung nabaliw na ba ako. Hindi ko alam kung paglabas ko dyan sa labas, pag nagta-travel ako, kung buhay pa ako makarating sa bahay namin. Pero inalipusta niyo pa ako. Hindi ko ito hiningi. Hindi ko ito hiningi. I accept the responsibility kahit alam kong buhay ko ang nakataya. Lakas ng loob ang aking puhunan. Kaya sabi ko, hindi ako magbabago. I am willing to die kung alam ko namang pwede. Kung ito ang ikakasayanin niyo. Darating ang araw na mawawala ako sa line at saka ninyo maaalala na lahat ng aking ginagawa ay para sa inyo. Araw-araw akong humaharap sa inyo para ipaliwanag ko lang na magbalik loob lang kayo sa Diyos. Kay Bathala, hindi kayo naniniwala dahil hindi ako pastor. Hindi ako pari. Hindi ako relihiyoso. Sinangga ko ang ilang mga pastor na mga malalakit, mga mayayamang relihiyon sa ating bansa. Hindi ako natakot dahil alam kong wala akong ginawang masama.
Nagkomentaryo ako sa gobyerno na hindi ko alam na anytime pwede akong ipadampot. Pero hindi ako natakot dahil alam kong wala akong ginawang masama. Ang simpleng unawa, ang simpleng pag-intindi at pasasalamat lang, hindi nyo pa magawa.